Hello mga katropa, so welcome back again dito sa ating channel at sa ating Facebook page. So ngayon mga katropa, pag-uusapan natin ang about sa Google Chrome. Ang Google Chrome mga katropa, ito ang web browser na karamihan ginagamit sa pag-download or pag-review, pag-search at marami pang iba mga katropa. So alam nyo ba mga katropa na meron pang settings dito na kailangan nating gamitin or hindi ginagamit ng tama. So unang-una mga katropa, ang simplified view. Okay, so makakatulong ito mga katropa para mabawasan or mawala ang mga nagpa-pop up na mga ads kapag meron tayong binisita ang isang website. So example mga katropa, maghanap tayo ng isang website. So example ito mga katropa, pag binabasa mo ang review dito mga katropa ay merong mga ads na nagpa-pop up katulad dito mga katropa dyan sa baba. Okay, so dito sa paragraph merong nagpa-pop up or nakaharang na mga ads, advertisement. So katulad dito. So hindi ka makapokus sa pagbasa mga katropa kapag merong mga ads kasi minsan nawawala ang mga binabasa mo, nakaharang ang mga ads. Okay, so para mawala ang mga ads sa ganito mga katropa, example, meron kang binabasang mga story or nag-review ka ng mga products ng cellphone, merong mga nagpa-pop na mga ads. So para mawala ito mga katropa, click lang natin itong 3 dots sa taas, itong 3 dots, tapos settings, scroll down, hanapin lang natin ang accessibility, tapos dapat naka-activate ito mga katropa. So dapat naka-turn on or naka-activate itong simplified view for web pages. On lang natin. So makakatulong ito mga katropa para mawala ang mga ads sa ating mga binabasang mga review or nagbabasa tayo ng mga story dito sa Chrome browser. So example mga katropa, hanap tayo ng isang website. So ito mga katropa, open natin. So makikita natin mga katropa itong View Simplified Page sa taas. Click natin. So automatic na mga katropa, mawala ang mga ads na nagpa-pop up dito sa ating binabasang mga pages dito sa Chrome browser. So lahat ng gusto mong basahin ay automatic tuloy-tuloy. Okay, so wala na mga pop up na mga ads. So malaking tulong to mga katropa. Okay, so next natin mga katropa ay as first before download or as first to download. So bakit ba kailangan i-turn on natin ito mga katropa? So example mga katropa, kapag may mga binisita kang webpage or website at aksidente mong may napindot mga katropa na mga ads or mga nagpop up na mga ads, aksidente mong na-activate, bigla na lang magda-download kahit hindi mo gusto. Okay, so saan ba hanapin ito mga katropa? Click mo lang itong 3 dots sa taas, balik natin, tapos click itong settings, scroll down, hanapin lang ang site settings. Ito mga katropa, site settings. Click natin. Tapos hanapin natin ang automatic download. Ito mga katropa, hanapin natin ang automatic download at i-click natin. So dapat naka-turn on itong automatic download. So ang default ito mga katropa ay naka-turn off. So dapat naka-turn on. So kapag may mga ads na aksidente mong napindot or na-click, so mag-a-ask muna ito kung gusto mo bang i-download. Okay, so malaking tulong to mga katropa. Pangatlo mga katropa, turn off notification. Okay, so kapag may mga previous website kang nabisita mga katropa at kahit na nag-out ka na, ay palaging magpa-pop-up dito sa home screen or dito sa notification bar. Kapag naka-online ka, may aksidente kang napindot or na-activate mga katropa sa website na yon. So dapat naka-turn off itong notification. So click natin itong 3 dots, 3 dots ulit. At click itong settings. Scroll down, balik tayo sa site settings. Ito mga katropa, site settings. At hanapin natin ang notification. Ito mga katropa, notification. Click natin. At dapat i-turn off natin ito mga katropa. Okay, so dapat naka-turn off. So kapag okay na, balik tayo, back tayo. Dito naman tayo mga katropa sa taas. Dito tayo sa notification sa taas. Ito mga katropa, click natin. So dapat naka-turn off itong notification pa rin. Okay, so lahat ng notification sa website or sa Chrome browser
ay dapat naka-turn off. Okay? Para mawala ng mga ads na nagpa-pop up dito sa inyong notification bar kapag naka-online kayo.